Magandang araw ulit mga ka-OE, kasama natin sa Organikong Agrikultura. Ito po ulit ay inyong lingkod, Mr. Hope Esparagosa mula sa Surala National Agricultural School, isang TTI po ng TESDA or Technical Education Skills Development Authority ng Rehiyon 12. Na makaraang video po, ating pong pinag-paaralan kung paano gumawa ng fermented plant juice, ang ating pong natural growth enhancer. Ngayon naman po, ating pag-aaralan kung paano po gumawa ng fermented fruit juice. Ito naman po ang ating natural flower inducer o maganda po para sa mga fruit vegetables natin. Nang sa ganun po, tulad po ng kamatis, talong, okra, at iba pa pong mga fruit vegetables para po dumami yung kanilang mga bulaklak. Maliban po na magiging flower inducer, yung ating pong fermented fruit juice, ito rin po ay nakakatulong for the fruit development para mabuo po yung mga bunga ng ating pong mga fruit vegetables. At pangatlo po, ito rin po ay ating natural taste enhancer para magiging maganda po yung flavor ng ating pong mga fruit vegetables. Ano naman po ba yung mga materyales na ating gagamitin sa paggawa natin ng fermented fruit juice? Tatlo lang po yung materyales na ating gagamitin sa paggawa po ng fermented fruit juice. Ang gagamitin po natin ay ang mga sweet ripe fruits tulad po ng papaya. Tulad po sa papaya, pwede po tayong gumamit ng saging na hinog din po at haluan po siya natin ng ating pong muscovado sugar. Fermented plant juice po ay nakapagbibigay sa atin ng nitrogen, phosphorus, and potassium. Ang fermented fruit juice po, dahil flower inducer siya, nakakatulong yung fruit development at saka taste enhancer, mayaman po siya sa potassium. Ito po yung mga materials na ating gagamitin. Ating pong weighing scale ng ating pong chopping board ng ating pong wooden ladle, yung ating pong pampunas, yung ating pong knife, at saka yung ating pong pang labeling materials. First po, yung ating pa rin pong food grade na container. Okay? Una nga ba sa paggawa po ng ating fermented fruit juice, ganun pa rin po, kailangan din po nating magsuot ulit ng ating pong personal protective equipment at kailangan po nating hugasan ang lahat ng mga materyales na ating pong gagamitin mula po sa ating pong mga ingredients. Pati na rin po sa lahat ng mga tools and equipment na ating pong gagamitin. After po natin na nahugasan yung ating pong mga sweet ripe fruits at iba pa pong mga materyales, kailangan na po natin siyang i-weigh. Calibrated na po ulit, no, yung ating pong weighing scale na ilagay na po natin yung ating pong food grade na container. Gagamit lang po tayo ng total amount of 1/2 kilogram ng ating pong combined na sweet ripe fruits. So mag-weigh na po tayo. Ito po yung 1/2 kilogram natin ng ating pong mga sweet ripe fruits. Pero na-weigh na po natin yung ating pong sweet ripe fruits, isa-slice na po natin siya into an inch size. Para po sa saging, hindi na po natin siya babalatan, pero siguraduhin po natin na hugasan natin at malinis yung ating pong saging. Sa-slice lang po natin siya ng pahalang. After po niyan, atin na po siyang isa-slice into an inch size. Hindi na natin babalatan kasi yung potassium po na gusto natin pong i-extract sa saging ay mostly concentrated po siya malapit doon sa peelings ng ating pong saging. Diba? Yung mga gagamitin natin, nakikita lang natin sa ating paligid. At minsan, naiiwanan na lang na nabubulok yung ating pong mga saging. So,
pwede po natin ito siyang i-convert na gawing organikong pataba para po sa ating mga gulay. Pwede po natin i-remove or tanggalin yung buto ng papaya sapagkat meron po itong pectin na siya pong acid. Next na po natin ng ating mga sweet ripe fruits. Ang pangatlong hakbang po ay lalagyan na po siya natin ng molasses at imimix using the wooden ladle. Ang ratio po natin sa fermented fruit juice ay 1:1. Huwag po natin kalimutan, baka tayo malito, yung sa fermented plant juice po ay 1:1.5. Pero po, sa fermented fruit juice, 1:1 po ang ratio. Maganda po na nasusunod natin yung tamang dami ng mascobado or molasses na ilalagay sapagkat huwag natin kalimutan, ang mascobado sugar ay siyang pagkain ng beneficial microorganisms na mag-extract po ng potassium na nandito po sa ating mga sweet ripe fruits. Dahil gumamit tayo ng total amount of 1 kilogram na combined na saging at papaya, lalagyan natin siya ng 1.5 kilogram din ng mascobado sugar. Na-add na po natin yung mascobado sugar at na po siyang imimix thoroughly using the wooden ladle. Gagawin natin sa ating pong bahay. Alam ko po mag-enjoy yung ating mga anak habang gumagawa ng organikong pataba na siyang ating pong ilalagay sa ating pong mga organikong mga panamim. Snap po natin thoroughly yung ating pong sweet ripe fruits at saka yung ating mascobado sugar. Ating pong punasan yung mouth ng ating container. Then, ready na po siya to cover it with 2 layer of manila paper. Atin siya ng 2 layer manila paper. Then, itatighten na po natin siya using the rubber band. After po nito, pwede na tayo maglagay ng label. Ng fermented plant juice, ang fermentation period po ng fermented fruit juice ay 7 araw din. So, dahil pre-process po natin siya ngayon, May 13, 2020, pwede na po natin siyang i-harvest by May 19, 2020. Ito na po ang natapos na natin ginawang fermented fruit juice. At nailagay na po natin din yung kanya pong label. So, ito na po, no, yung nakaraang video natin nung ginawa po nating fermented plant juice. So, ito po yung mga organikong pataba na pwede po nating gamitin para po i-apply natin sa ating pong mga organikong mga pananim, lalong-lalo na po yung ating pong mga gulay sa ating pong mga kanya-kanya pong mga pamamahay. After 7 days po, pwede na po nating i-harvest yung ating pong ginawang mga organikong concoctions. Tulad po nito, yung ating pong na-harvest na fermented plant juice after 7 days. So, paano po ba siya natin i-apply sa ating pong mga organikong pananim? Huwag po natin kalimutan yung tamang dilution rate para po sa ating mga organikong concoctions. Ito po ay 2 tablespoons bawat 1 litro ng tubig. Pwede na po natin gamitin yung takip ng ating pong bottle para po sa pag-measure ng 2 tablespoons ng organic concoctions na ilalagay po natin sa ating 1 litrong tubig. Ikat ko ano yung sir kay base maglupo. Safety tips lang po. Huwag po natin kalimutan na pag ilalagay na natin sa container yung ating pong na-harvest ng mga organic concoctions, huwag po natin po itong punuin. 3/4 full lang po at sa unang day po ng paglalagay ng ating takip ng ating pong container, 1 twist lang po muna.
hintayin po natin mag-subside yung kanya pong mga bubbles ng isang araw. Saka po po natin higpitan yung pagtakip ng ating pong bottom. Ilagay lang po natin yung isang litrong tubig sa ating pong sprinkler at lagyan ng 2 tablespoons ng ating pong fermented plant juice. After po nito, atin lang po siya na imimix. Sa ulit po, ito po yung inyong lingkod, Mr. Hope Esparagosa ng Surala National Agricultural School of TESDA Region 12. TESDA, abot lahat!